si Yuri Alexeyevich Gagarin, isang cosmonaut at industrial technician. Siya ang sinasabing kauna-unahang taong nakarating sa kalawakan at siya rin ang kauna-unahang taong nakaikot sa ating daigdig sa labas ng kalawakan. Ano ang istorya sa tagumpay ni Yuri Gagarin? Yan ang alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Sakay ng spacecraft na Vostok 1, lumipad ang 27 taong gulang na cosmonaut at industrial technician na si Yuri Alexeyevich Gagarin mula sa Baikonur Space Station sa Kazakhstan. Mula sa kanyang spacecraft, naikot niya ang kabuuan ng ating planeta at mula sa taas ng 187 miles ay tanaw na tanaw niya ang ganda at taglay na kariktan ng ating daigdig sa loob ng 108 minutes. Si Yuri Gagarin ang kauna-unahang taong nakaikot sa buong planeta mula sa kalawakan. Ligtas siyang nakababa sa ating planeta at lumapag gamit lamang ang kanyang parachute. Naging laman ng balita sa buong mundo ang kagilagilalas na ginawang ito ni Gagarin. Samantala, dahil dito, naging instant worldwide celebrity siya at pinagpupugayan ng sarili niyang bansa at mainit na sinalubong ng mga tao sa bawat bansa na binibisita niya. Hindi rin may kakaila ang dangal na inihatid ni Gagarin sa kanyang bansa na Soviet Union na naghatid ng pedestal ng kasikatan na tagumpay para sa mga Soviet. Ang tagumpay ni Gagarin ang nangangahulugan rin ng tagumpay ng ideolohiyang komunismo sa kapitalismo. Naging malaking dagok ang nagawang ito ni Gagarin sa Estados Unidos na nooy nakatakda ring magpalipad sa kalawakan sa darating ng Mayo sa parehong taon. Pebrero sa sumunod na taon, sinundan ni John Glenn ang yapak ni Gagarin bilang ang unang Amerikanong nakalipad patungo sa kalawakan. Nasinundan ulit ng paglipad ng cosmonaut na si German Titov sa kalawakan noong August 1961, kung saan naikot niya ang ating planeta sa loob lamang ng 25 oras. Pero kung meron mang pasasalamatan sa mga tagumpay ng mga Soviet sa kalawakan, walang iba kundi ang henyong si Sergei Korolev, biktima ng forge ni Joseph Stalin noong 1938. Muling hiningi ang talino ni Korolev sa paglikha ng mga rockets na makakatulong sa pakikipaglaban ng mga Soviet sa digmaan. Gamit rin ang mga nakuwang V2 missiles ng Germany, nakapag-develop si Korolev ng sariling ballistic missile ng Soviet Union. At kalaunan ay nagplano ng pagpapadala ng kauna-unahang satellite sa kalawakan. Sa loob ng maraming taon ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Korolev sa kabila ng mga tagumpay niya sa larangan ng space exploration. Namatay si Korolev noong 1966 at pagkalipas ng 2 taon, namatay si Gagarin sa isang aksidente na hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin ang sanhi ng aksidente.